Amen. Praise the Lord. God bless you po ang binabat ko, preacher, Bar Pomansano. At tayo po muna yung makaisa po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakila, mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubuklahan ng mga biyaya sa pangunandalan ng taong nilangisan, aming minamahal at ginagalan ng Pastor Evangelista, William Meda, and the Prophet of God, minsan pa kami nagupo, nagkapasalamat sa bawat yugto na aming panalagaan, pinagpalat ng isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitan, patuloy ka na sa amin sa tutuwi na all Diyos, hallelujah. Sa bawat bago po yan, misa pa kami buong pagsusumama, buong pagpapakumbaba. Himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamikukulan, pagsalan sa sama na kalooban, patawar mong bawal sa amin, all Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang magdagan ng mga tamang salita sa aking bibig, dalawin ang spiritual pala, siyempre ka ba na anam, itindihan, ibig ng mga baguhan, mga bisita madatihan, mga sa aming beloved webcast viewers, itong aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway. Demons of hindrance, the downs and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. And all Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal po sa Kristo at unagit sa lahat. Ako managpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdalipagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubuklahan ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Belmeda, the end time problem of God. We love you so much, Pamala Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable San Pastor Linis Almeda, blood mama dear, and greeting as well to all the beloved children. Hallelujah sa lahat po ng mga buong sambayan, mga praise God. Purihin po ating pinakamalahat pa noon at sa lahat po ating inibig ang buwan ng Disyembre, mga inibig ko. Maraming tao po ang mga nagnanais na makatanggap ng mga gift o regalo sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kaibigan, maging sa kanilang mga kumpanya, mga inibig ko, na pinagtatrabuhan. Na ito naman po, mga inibig ko, ay tradisyon, na ito po kinagisnan ng tradisyon na ng ating reliyon, ang pagibigay ng mga regalo sa tuwing kapaskuhan, mga inibig ko. Subalit, mga inibig ko, kung ating pong pagbabasihan ang banal na kasulatan, mas maganda po na ating pong nasain ay ang mga espiritual na mga regalo na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Kaya sabi po dito sa banal na kasulatan, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1, kanina lamang po, 1 Corinto 14:1. From the book of 1 Corinthians chapter 14, verse 1, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. God bless you po. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 14, versikulo 1. Sundin niyo ang pag-ibig, gayon may maningas ninyo pakatasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na na kayo'y mga propesiya, amen, praise the Lord. Amen, God bless you, mga kapatid, ang mahal na panumagpala sa kanyang banal na salita. So napakaliwanag, mga inibig ko, na ang bawat tao po ay nagnanais na makatanggap ng mga regalo, lalo na po sa darating na kapaskuhan na ito'y nagdudulot ng grabing kagalakan, kasiyahan, lalo sa mga bata. Subalit, kung ating pong pagbabasihan sa ating pong nabasa ang banal na kasulatan, may inibig ko, mas maigi po na ating pong pakanasain ang mga espiritual na kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsaming praise the Lord. Sapagkat, ang mga material na mga bagay ay temporal lamang. Ang mga damit, ang mga sasakyan, ang mga bahay, mga inibig ko, ito po ay nangaluluma, nangasisira, mga inibig ko. At ito po ay talagang dumarating talaga sa pagkaluma, mga inibig ko. Subalit, kung ating pong bibigyan pansin, mga inibig ko, yung mga espiritual na bagay na ito po yung dapat nasain na mga lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga Kristiyano, lalo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating alalahanin you, the very first day na tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung kaligtasan na inoper sa atin ng ating dakilang sa buhay, na ito yung regalo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa baos sa atin, may inibig ko,
nakakung saan ko ito po'y ating pong iingatan na mainip, detresyon na mainip ang imig ko, at susundin ang nang buong katuwid-tuwiran ang kanyang utos, ay ating pong mamanahin ang kanyang pong mga pangako. Ang lahat magsabi ang praise the Lord. Pero kung sa atin naman po, kung sa ating pong paghatol, ay tayo po'y nagtatangi ng tao, ay tatanggap po tayo ng gift, regalo o suhol, hindi madulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating mababasa dito po sa from the book of Deuteronomy, chapter 16, verses 19 up to 20, kailan naman po? From the book of Deuteronomy, chapter 16, verses 19 and 20. Thou shalt not rest judgment, thou shalt not respect persons, neither take a gift for a gift that blind the eyes of the wise and fervent the words of the righteous. That which is altogether just shall thou follow, that thou mayest live and inherit the land which the Lord thy God giveth thee. The office of Stagan. Deuteronomy 16:19-20. Hindi po naisulat yung pati dito sa po sa aklat ng Deuteronomy, kapitulo 16, ang talata ay 19-20. Huwag kang magliliko ng paghatol. Huwag kang tatangi ng mga pagkatao ni kukuha ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid. 20. Susundin mo ang tunay na katuwiran upang mabuhay ka at mananim o manahin mo ang lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Amen. Amen. God, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Mga iniibig, sabi ng banal na kasulatan, kung ating pong susundin ng katuwid-tuwiran ang kanyang mga banal na utos, ay mamanahin po natin ang kanyang pangako. Pero, kung tayo po ay magtatangi ng tao at sa ating paghatol ay tatanggap po tayo ng suhol, hindi madulugod ang dakilang Diyos. Biblia mismo nagsasabi nito, mga inibig ko. Kaya nga, yung gift from man o regalo mula sa tao, mga inibig ko, na kung saan ay ito po, usually ay nangyayari ito during yung mga secret deal. Ito yung nangyayari minsan daling araw, mga inibig ko. O sa mga ibang lugar na malalayo, mga inibig ko, na walang makakita sa kanila. Na dito po ay minsan ay sa kanilang paghatol, yung tama ay nagiging mali, mga inibig ko. Nang dahil sa regalo o suhol, mga inibig ko, yung matalinong tao, mga inibig ko, ay yung kanilang mata nasa sarhana. Yung mali ay nagiging tama. Ay yung tama tuloy naging mali, mga inibig ko. Kaya, yung regalo o yung suhol, mga inibig ko, ang sabi ng Biblia na ito po ay, yung mga tao po ay dito po ay bumubulag ng mga mata na marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid. Sa spiritual na regalo naman, mga inibig ko, spiritual gift, kung atin naman pong susundin ang lahat ng kanyang katulan ng buong katuwid-tuwiran, sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay mabubuhay at mamanahin pa po natin ang kanyang pangako. Everybody say praise the Lord. Alam naman natin ang pangako na ipinangako ng Diyos sa atin, mga inibig ko, ay ang buhay na walang hanggang. Kung bakit po tayo nandito na naglilingkod 3 beses sa isang linggo, aparte pa yung mga pinupunta natin mga Bible study, so ating pong panonood pa ng ating mga TV program, pakikinig ng radio program, mga inibig ko, na dito yung lumalakas yung ating pong pananampalataya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga inibig ko, sa ating mga napakinggan ng mga patutuo kanina, mga inibig, simula pa lang sa simula hanggang sa matapos, mga inibig ko, talaga naman pong nandoon na pinahalagahan nila yung regalo ng Diyos. Mas pinahalaga nila yung mga espiritual na bagay, mga inibig ko.
na nakamta naman po nila yung graming pagkapalang physical material, lalo yung spiritual palang. Simula na sila yung tumalima at naglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamalapan without any mental reservation, but rather with open heart, nandoon ay binigyan nila kanilang buhay sa ating pinakamahalapan noon. Na noong mga panahon na sila ay nandoon sa grabing walang kapayapaan, napakinggan natin ang Beloved Ordinary Preacher Rap kanina. Kung maaari, gusto niya na magpakamatay, pero ayaw din niya magpakamatay kasi takot din siya, baka sakaling totoo nga impyerno ng mga panunay yung sa ating reliyon. At talaga naman pong ayaw niya na halos mabuhay sapagkat nalaman niya sa kanyang pagkataon na siya pala isang bakla, mga inibig ko. Kaya nga dito, mga inibig, subalit sang araw ng kanyang pong makitang ang paanyaya na ating malapalo, meron palang gaganapin na krusada sa London, mga inibig ko. At dito, mga inibig ko, tinanggap niya at pinamasa sapagkat yung sa lepres na nakita niya. Heartbreaking problem eh. Sabi nga niya, halos durug na durug ang kanyang puso, mga inibig ko. Pero nung araw na yan, mga inibig ko, simula nang tanggapin niya ang ating pinakamamahal, binigay niya ang kanyang buhay sa ating pinakamamahal, pinahalagahan yung regalo na nagmumula sa ating pinakamamahal sa kahabangan ng Diyos, sa mga ng dalaan natin, mahal na pastor, ngayon sa kahabangan mo, ginagagamit na sa gawain ng ating pinakamamahal panahon. Dating bakla, mga inibig ko, ngayon meron limang anak na malulusok, mga inibig ko. Papalakpakan po ang pinakamamahal panahon. Kaya grabe ang pag-ibig ng Diyos, mga inibig ko. Kaya kung ating pahalagaan yung regalo na pinagalob sa atin, ito po, mga inibig ko, ay huwag lamang din tayo makontento. Yung regalo na binigay sa atin na ating mahalapan, yung kaligtasan sa atin, mga inibig ko, ibahagi din po natin yan sa mga nakakausap natin, mga kababayan, maging sa mga napupuntahan natin, mga lugar, mga inibig. Huwag mo ikahiya ang pagpapasalamat, pagpatutuo na merong Diyos na nagbabago, na merong Diyos na nagpapala, merong Diyos na nagpapagaling ng mga sari-saring karamdaman, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig, at kung alam po natin at nakikilala natin ang kaloob ng Diyos, ay pwede po tayong humingi at siya'y tapat na handang magbigay ang ating pinakamahalang Panginoon. A biblical example, mga inibig ko, yung babaeng Samaritana, mga inibig ko, na kung saan ay magigib ng tubig. At nung panahon ay mga inibig ko, ang ating mahalang Panginoon, yung mga kanyang alagad ay bimili ng pagkain. At bilang ating mahalang Panginoon, siya ay nakatawang tao, siya ay nagugutom at nauuhaw, mga inibig ko. At doon sa balon na yan, mga inibig ko, ay may yung Samaritanang babae na magigib, siya po ay hihingi ng tubig, mga inibig ko. At sabi nga ng Samaritanang babae, ang mga Hudyo ay hindi kailan naman nakipag-usap sa mga Samaritano, mga inibig ko. Pero dahil ang Diyos ay walang itinatanging tao, sapagkat siya ay Diyos, mga inibig ko, nang sino mang lalapit sa kanya ay kanya pong binibigyan, mga inibig ko. Kaya ano sabi po sa banal na kasulatan, dito po sa basahin po natin, sa John chapter 4, verse 10, kaya hindi naman po. The Gospel according to St. John chapter 4, verse 10. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who is it that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. God bless you. Dito po sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 10. Sumagot Jesus sa kanyang sinabi, Hoy, napagkilala mo ang kaloob ng Diyos. At kung sino ang sa iyo nagsasabi, painuin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng nabuhay. Amen. Basta po sa loob. Kaya nga, sumagot yung babae sa kanya. Sabi niya, Ginoo, wala kang sukat, isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig ng buhay? Dakila ka pa ba sa aming amang si Jacob na may nagbigay ng balon na dito'y minom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayo? At sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauhaw. Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Kaya sinabi ng babae sa kanya, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw. Kaya dito, mga inibig ko, pwede mo pala tayo humingi sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung tayo hihingi, mga inibig ko, tayo mga anak ng Diyos, siguraduhin po natin yung mga ihingi natin ay tungkol sa mga espiritual na bagay. Hindi yung mga bagay na mamanan dito sa lubang ito, sabag ito'y lahat inawawala, napapara, mga inibig ko. Kaya kung kayo po'y aking tatanungin ngayon, mga inibig ko,
kung ano po ang hihingin niyo sa ating mahal na Panginoon. Ano po ba ang inyong hihilingin ngayon sa kapaskuhan ito? Kayo na po ang sumagot po niyan, mainibig ko. A biblical example, mainibig ko, si King Solomon, mainibig ko, when God asked him in a dream kung ano ang gusto niya ay ibibigay ng ilang Diyos. Basahin lang po niyo sa inyong mga tahanan ito, 1 King, mahaba po kasi ito, 1 King chapter 3 verses 5 up to 14, mainibig ko. Basahin lang po sa inyong tahanan, upang ganap niyo po maunawaan. Tinanong siya naman po sa kanyang panaginip kung ano ang ibibigay sa kanya na ang ating, pinakamalang, si King Solomon, mainibig ko, did not ask well. Di siya nagsabi ng kayamanan, mabang buhay, o buhay ng kanyang makaawa, mainibig ko, kundi bagos ang kanyang hiniling, mainibig ko, sa ating mahal na Panginoon, ay yung magkaroon siya ng understanding to discern people, matalinong puso, mainibig ko. At dito, mainibig ko, nalugod ang ating pinakamahal na Panginoon, King Solomon. Sabagat hindi mo hiningi ang lahat ng mga bagay na ito, ito ay aking ibibigay sa iyo. Ang mahabang buhay, ang kayamanan, lahat ay ibibigay ko sa iyo. Sabagat ang Diyos ay nalugod, mainibig ko. Kaya sa atin bilang mga anak ng Diyos, mainibig ko, huwag natin hilingin na, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng magandang notchubena, at medyanoche sa darating tungtong kaspaskuhang ito. Ang hingin po natin, mainibig ko, ay mga patungkol sa mga spiritual na bagay. Sabagat dito nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabagat kung mga espiritual na bagay ang ating inuuna, mainibig ko, lahat ng bagay. Sabi nga ng Banal Surat, 28, 1 and 2, at kung mangyayaring didinggin mo ng buong sikap ang aking tinig, ang lahat ng aking katulan, lahat ng bagay ay o-overtake sa'yo. Pero ba siya, Bezalo? O-overtake pala, mainibig ko. Kaya unahin po natin yung mga espiritual na bagay na dito, ito'y tinuro sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord, ating minimahal at ginagawa ng pastor sa tutuwi na lagi natin ipokus yung ating mga puso. Let your affection on things above, not on things below the earth. Huwag dito sa mga bagay dito, sabagat yung mga bagay sa buong mundo ito ay napaparam, nawawala. Subalit ang mga espiritual na bagay, ito'y mananatili sa atin kung patuloy natin paglilingkuran ang ng buong katapatan, ang ating pinakamahal na Panginoon. Eh, basta pwede lo. Ngayon, nakita po natin, mainibig ko, kung paano pinagpalas si King Solomon. Sa ating kapanahonan, mainibig ko, modesty aside, the life of dearly beloved honorable pastor, beloved na siyang pastor, Almeda, the whole Almeda family, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, open book ang kanilang buhay. At nakita po natin kung paano po sila tumalima ng buong puso sa ating pinakamahal. Iniwanan ang marangyang buhay sa lugar ng Mindanao. Nang ating minamahal, ginagawa pastor, meron po silang mga kuprahan ng mga nyugan, mga libong mga pispen, mga inibig ko, at yung natumbok pa na ating minamahal, ginagawa pastor, yung pinaka main root ng gold. Nakikita siya ng by the millions of peso every day. Subalit, dahil sa tawag natin malapon, nagkaroon siya ng insomnia, mainibig ko, ng ilang taon, hindi makatulog. Baliwala na pala lahat ng bagay pag hindi ka na makatulog, mainibig ko. At dito, mainibig ko, ay meron isang tao na ginamit ating malapon noon, na kaya nandito tayo ngayon, mainibig ko, sapagkat ibinigay ng ating minamahal na pastor ang ng kanyang buong puso, mainibig ko, ang kanyang paglingkod sa ating pinakamalapot, bagamat dumanas ng ilang maraming taon na pagsubok, mainibig ko. Nilinis talaga, mainibig ko. Pero nando hindi siya tumalikod, bagkos lalong tumalima, iningatan yung regalo na ibinigay sa kanya ng ating malapon. At tayo ngayon ang nagtatamasa sa mga gaming pagkapalam, physical, material, spiritual, palam, inibig ko. Lahat ng ating nakakamtan ngayon, dahil meron isang propeta ng Diyos, lumuluhod na nalangin araw gabi nagsasakripisyo, mga inibig ko. Hindi sa ganang galing ng bawat sa atin, kundi yan ay merong itinalaga ang ating dakilang Diyos, ang kanyang propeta sa ating panahon ngayon, inibig ko. Na nagbigay sa atin ng nagpit ng wisdom, mainibig ko, upang malaman natin yung mga spiritual na bagay na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ito naman pong kapaskuhan ito, mainibig ko. You cannot love without giving, mainibig. Although, sasabihin ng iba, kumpleto na lang, doon na lahat kami sa ating minamahal pastor. Pero mainibig ko, hindi ka nga makakaibig kung hindi ka nagbibigay. Pero ang number one na gusto ng regalo ng ating minamahal pastor, yung tayo po'y laging makapagdala
ng maraming baguhan sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Yun ang gustong regalo number one ng ating minamahal na pastor, minibigo. Kaya nga, minibigo, upang ating pumapanatili yung spiritual na regalo sa ating mga panahon, ano ang pinagagawa ng ating naglalagay sa buhay na dapat natin gawin? Ano po ang sabi po dito sa Psalms chapter 51, verses 10 up to 12? Kanila mo po. From the book of Psalms, chapter 51, verses 10 up to 12. Amen. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Gabi si Pastor Gano. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 51, ang talata ay 10-12. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan mo ako ng kusang espiritu. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat gawin natin upang yung regalo na espiritual na ipinagalob sa atin ng mahal na Panginoon, mainibig ko, na ito lagi nating nasain na mapasa atin at ito'y huwag mawawala sa atin. Kinakailangan tayo pumadatnan ng dakilang Diyos na may busilak, may malinis na puso sa katuwid-tuwiran, mainibig ko, at ang Espiritu ng Diyos ay mapasa atin lagi, mainibig ko. Kaya bilang mga anak ng Diyos, wala na sa atin ang mga tampuhan, ang mga inis, galit, yung hidwaan, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, mainibig ko. Magkatabi, minsan ayaw magkibuan, mainibig ko. E paano tayong kukuhanin ng malapanoon kung meron tayong konting inis o tampo, mga inibig ko. Kinakailangan that nang tayo create in me a clean heart. Likhaan mo ako ng matuwid, malinis na puso. Sabi na banal na kasulatan, mga inibig. Kaya, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng iyong banal na espiritu. Kaya nga, na makikita po natin ang dakilang pagliligtas ng Diyos pag tayo po'y laging lumalaki na matuwid at meron tayong malinis na puso sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat ang kukuhanin lamang ng mahal na Panginoon ay walang halong kapintasan, walang kulubot, mga inibig ko. Rapture will take place any moment now, mga inibig ko. Kaya maging sigurista po tayo, mga inibig. At ipakikita lagi ng mahal na Panginoon ang pagliligtas sa atin pag tayo lumalakad na matuwid sa kanyang banal harapan. Napakinggan natin mga pastor kanina kung paano sila iniligtas sa mga aksidente, sa mga karamdaman, sa mga sakuna, mga inibig, maging sa mga mga babagsak ng mga eroplano, mga lumulubog ng mga barko, andun lagi ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakilalaman lagi na meron tayong busilak, malinis na puso. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ang pangako ng Diyos, ang sabi po dito sa huling talata, Psalms 37, verses 29, and 31, and 33. Maganda na po mga ngit, manunugtog. From the book of Psalms, chapter 37, verses 29, 31, and 33. Amen. The righteous shall inherit the land and dwell there, therein forever. 31. The law of his God is in his heart, none of his steps shall slide. From the verse 33, the Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged. Gabi siya po. Mag-awit na 38, verse 29, 31 at 33. Mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. Ang kautusan ng kanyang Diyos ay nasa kanyang puso. Walang madudulas sa kanyang mga hakbang. Hindi siya iwan ng Panginoon sa kanyang kamay. Ni parurusahan man siya,
pagka siya'y nahatulan. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang regalo ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak na lumalakad na matuwid at isinasagawa ang lahat ng banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po'y lahat ay mangyayari lamang kung lagi nating i-desire, nanasain natin lagi yung mga espiritual na mga regalo na ibinigay sa ating mahal na Panginoon, minibig ko. Saan ka mang mapuntan lugar, mapapunta ka man sa ibang bansa, ikaw ay laging iingatan ng ating mahal na Panginoon. Tatahan ka doon na masagana at hindi ka kailanman iiwanan, hindi ka kailanman pababayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nasain natin po lagi, minibig ko, ang mga bagay ng mga espiritual sapagkat dito nalulugod ang ating pinakamahal na Panginoon. Sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may maningas ninyong pakanasain ng mga kaloob ng ayos Espiritu, ngunit lalo na kayo magkapag-propesiya. Palakpakan po ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa kapaskuhang ito, mga inibig ko, nasain natin lagi ang mga espiritual na bagay. Ang mga material na bagay, yan po'y naluluma, nasisira, nawawala, mga inibig ko. Pero ang mga espiritual na bagay, nagawa sa mga Panginoon, ito po'y everlasting. Tayo po na tayo tumayo, mga inibig ko. At minsan pa natin papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon, Kristo. At ating inimbitahan ang mga baguhan dito po kayo sa harapan. The beloved visitor, please come forward. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap. Huwag po kayong mahiya, may inibig ko. Ngayon nyo tatanggapin ang regalo na nagbumula sa ating mga Panginoon, yung kaligtasan. Amen, praise God. Habang tayong maawit, gawin natin panalangin ang awiting ito. Amen, praise God. Hallelujah. Gawin natin ang pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, yes, Lord God. Nalikay mo, Diyos, para sa akin. Itas mo ating mga kamay, mga inibig. Ibigin mo yung mato. At may isang pangkulay-kulayin ang aking nais, yung unang araw na tinagyan po ating mahal na Panginoon. Yung regalo na kaligtasan pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito po yung ating intresyon, mga inibig. Ang aking nais nalikay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikay mo, Diyos, para sa akin. Isang puso tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo, walang alinlangan. Oh, no.
puso sa'yo. Wala kang nilaga, isang puso. Sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y wala kalilangan. Isang puso itinitibo na ika'y paranda. Ang ko'y pagpupuri sa'yo na purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakapalad po ng lahat ng tinawag sa ministeryong ito. Narito tayo sa buong-buong katotohanan, tunay na iglesia ng Diyos. Tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. And someone is praying for us. Sa pag-aayuno, pananalangin ang ating dearly beloved pastor. Nabuksan ang ating pangunawa, ang espiritual na kaloob mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang gagawin na lang natin, tapat tayong maglingkod hanggang sa paglabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating minamahal na mga live webcast viewers, sa ating mga bisita, mga baguhan, pinagpala kayo sapagkat alam namin ng ating dakilang Diyos mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng Diyos. Saksi kayo sa mga buhay na patotoo. Yan ay talagang nais ng ating mahal na Panginoon upang makamtan nyo ang pinakamahalagang regalo, ang espiritual na pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa sa krus ng Kalbaryo, mamatay para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa, kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Iwanan mo ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlong reglamento ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos kang mapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas, paglubog mo sa tubig, through immersion, baptism in water, in Jesus' name, pag-ahon mo, gaano man kalaki ang iyong kasalanan. Tinitiyak natin, mas malaki ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Pinatawad ka na ng ating mahal na Panginoon, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa takda at tamang panahon ayon sa iyong tapat na paglilingkod. Pag sumayo ang banal na Espiritu, ito po yung tatak na ikaw nga ay anak ng Diyos. Kalakip ang kapangyarihan at lahat ng iyong mga dalangin pakikinggan na ng Diyos habang ikaw ay yumayaman, tumatatag sa iyong pananampalataya. Kaya sinasabi po, Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Kayong po yumuko,
pumikit at magpakumbaba, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kami naman po ang mananalangin para sa inyo. O pumapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal, ating ginagalang na Malapastor Evangelista Wilde Estrada Almeida, your end time prophet. Salamat po, O Diyos, sa mga kaluluwag ito na taos pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po ang inyong mga kamay. Dalawa na po yung naisagawa, naganap, pananampalataya. Pangalawa yung pagsisisi sa kasalanan. Ang pangatlo po, kayo po'y magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Huwag po kayo lumisan sa ating banal na gawain na hindi na mabautismoan dahil upang makasiguro tayo, yung makatiyak tayo sa buhay na walang hanggan. At ang gagawin po natin, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at sasayo ang kanyang banal na Espiritu at totoong lahat ng iyong dalangin. Abot na hanggang langit, pakikinggan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gigaling ang karamdaman mo, magbabago ang buhay mo. Lahat ng pangangailangan, idadagdag pa ng ating dakilang Diyos. Ngunit ang pinakamahalaga, yung ikaw ay makasiguro sa buhay na wala hanggan. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating pangangailangan, prayer for the sick, maging sa ating masiling. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Rob Blanco. God bless you, my beloved co-preacher. Beloved Joey, magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal. Ano man ang ating mga kahilingan, huwag po tayong mag-alinlangan. Walang imposible sa ating malapay, mga minamahal. Haloy, magsisipo muna tayo. Mapagpala po namin Diyos sa mga pangalan sa lahat. Hallelujah, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin na aming kagalang-galang na Malapastor Evangelist Willis, Brother Meda, kami po ay lubos na nagpapakumbaba, nagsisisi po, malamay na sa kami nasumpungan sa pagkakasala, pagkukulang, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, malamay noon. Dakilang pasasalamat, inaalay po namin sa iyo. Salamat po, malamay noon. May totoo kang propeta na pinagkaloob, malamay na isinugo. Ay, minamad ginagang Malapastor, bilabit mama din, bilabit children, malamay noon. Upang ipangal, isang totoong ebanghelyo ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Laki pa ang dakilang kapangyarihan. Wala na po kami mahiling sa iyo sapagkat kami tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang kalakasan, mabang buhay namin, ginagalang, mahal na Pastor. Beloved children, lubos namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, para sa kaligtasan ng lahat sa buong mundo, mahal na Panginoon, bago magbabalik lahat ng mga inirang mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, makalapin sa iyong banalapanan, mahal na Panginoon. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Por
Purihin ka, mahal na Panginoon. Mami na mahal, ilihas po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan, may karambaman. Isipin po natin, ating beloved, will pass revenges for this brother, may the naglihas po sa ating mga loved ones, sa lahat ng mga kapatid sa buong Pilipinas, buong mundo. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karambaman, problema o bisyo. Sa pangalan sa demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, hope, sexuality, disability, some mental problems, COVID-19, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, vanity, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, lahat ng masamasang espiritu, ng karamdaman, mga kahinaan, bumabalik, cast out, lust of the earth, lust of the flesh, pride of life, cast out in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, amen. Hallelujah. Bilang pasalamat sa ating mahal, mami na mahal, lahat ng ating mga kahilingan, tinugunan ng ating mahal, pwede mga kaparaanan, isigaw po natin, mami na mahal, ang hallelujah, praise the Lord, napaka makapangyarihan, a million times siya na pagpupuri sa ating mahal, more than a million times, mami na mahal, pagpupuri sa ating dakilang Diyos, araw-araw, mami na mahal, hallelujah, praise the Lord. Tatlong beses tayo po, ay sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. We love you so much, Lord God. Hallelujah. Puring ka, mga Panginoon. God bless you so much, Lord na mahal. Praise the Lord. At sa ating pagpapatuloy, mami na mahal, kaunti na lamang po ang announcements. Amen. Praise the Lord. Magpatuloy po kayo. Praise the Lord sa pagdalo sa ating balagawain Wednesdays, Fridays, and Sundays, mami na mahal. Katiyon po po oras, mami na mahal, every Wednesday, alauna hanggang alas 5 po ng hapon. At pag-araw na po ng Biyernes, mami na mahal, ganun pa rin po, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Every Sunday, alas 10 po ng umaga hanggang alas 5, alas 4 po ng hapon, mami na mahal, ang ating TV program sa DZME 1530 kHz AM dial, mami na mahal, AM band, mami na mahal, ito po ay mula Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang alas 12 po ng hating gabi. At ang ating TV program, mami na mahal, sa PTV Channel 4, ito po ay alas 10:30 po ng gabi ng Linggo, Sabado, mami na mahal, hanggang alas 12 po ng hating gabi. Purihin ang ating mahal na Panginoon, praise the Lord, at purihin ang ating malapit tayo po, may na mahal, ay dadako na po sa ating closing prayer at binibigyan na po na po natin ang buong panahon sa ating beloved Femio Mangampo sa kanya pong closing prayer. Amen. Praise the Lord. Purihin ang malapit tayo noon. God bless you po. Beloved Lord and Pritchard, beloved Balira Blanco. Tayo pa isama-sama lagi sa ating pagtatapos. Dakila mapagpalang mang banal na magkapasya at malapay noon sa ulang panalangin na aming kagalang-galang na bilibid pastor, albeda in time proctor, rabbing God, kami malapay nagkakasya na puput na papasalamat sa malapay noon sa tagumpay ng iyong balahal gawain. Malapay noon, hallelujah. Malapay noon, hallelujah. Sa matapos mong kapangyarihan, malapay kami nagpapasalamat sa malapay noon sa paglangis mo sa bawat yugto ng balagawain. Malapay noon, gitsalat sa balas salita ng din mga aral. Malapay noon. At matamis mong balala presensya na aming nadaba. Malapay noon. Malapay noon. Sa aming pag-iwalalo sa hapong ito, malapay noon. Kami lukuban mo na yung dakilang kapangyarihan. Malapay noon, makarating kami marati sa kanyang-kanyang mga tahanan na sa pag-iingat mo. Malapay noon. Hallelujah. Malapay noon. Hallelujah. Patuloy mo, malapay noon, pagpalain ang lahat ng mga kapatid. Tiran, malapay noon, pasagarahin mo, malapay noon, dito, maging dito sa buong Pilipinas at sa buong mundo, malapay noon, maging sa mga webcast viewer, pagpalain mo kami lahat, malapay noon, git sa lahat, pangawakan mo ang bawas sa amin, ngayon sa pagbabalik sa matamis at makapropagala ni Jesus. Amen. Amen. God bless you so much, from the name of we love you, the Lord, our dearest Jesus loves you more and more. Amen. Praise the Lord. Oh yes, I love you with a love of the Lord. Oh yes.